Bakit ba naiisip mo na si Cassandra kasama ko kagabi? Natural lang ba talaga sa inyong mga abogadong sinungaling? Kinausap ako ng lola ko, nakita niya kayong magkasama ni Cassandra. Ano? Sinusuhulan ka ba ng kapatid ko ha? Para ilaglag yung kaso ko? Mali ang inaakala mo, Maningning. Wala kaming ugnayan ng kapatid mo at nagkataon lang yung pagkikita namin nun. Nagsasabi ako ng totoo ha. Sana naman paniwalaan mo ako bilang abogado mo. Alam mo, naalala ko nung huling hearing. Wala ka sa sarili mo. Yun ba'y dahil kinausap ka na ng magaling kong kapatid? Pwede ba tigilan mo ako sa pag-aakusa mo, Maningning? Hindi ako testigo na nasa witness stand na pwede mong usisain ng ganyan. At para sabihin ko sa'yo, ha, wala ako sa sarili ko dahil hindi ako makapaniwala na ikaw, sarili kong kliyente, ay nakapagsinungaling sa akin. Victor, hindi ako ang masama sa pamilya namin. Sana naman maniwala ka sa akin. Layuan mo si Cassandra, iwas-iwasan mo na siya dahil lalasunin lang niya isip mo. Alam mo, hindi ko na alam kung kanino ako maniniwala eh. Sigurado ko ba siya lang masama? Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo o sa mga taong kumukontra sa'yo. Maningning, believe me when I tell you this. The way the trial is progressing, hindi imposibleng matikman kong una kong pagkatalo at mabulok pa dito sa bilangguan. Why don't you always don't trust me, baby boy? Nag-uusap lang kami ni Maring Mayor. Nothing more or less. Tama ang mama mo. Hindi mo dapat pinagdududahan yung sarili mo, ina. Mali nga ang magduda, Mayor. Eh. Paano kung may dahilan? Marami kayong nagawa dati na hindi maganda. At dahil sa sinabi niyong magbabago na kayo, kailangan ba namin maniwala? Charles, that is enough. Mare, medyo na out of place na yata ako dito. Maybe I should leave. Importante yung sadya ng mga anak mo. No, Mare, you stay here with us. Do not bother yourself. We will eat and we will talk. Right, boys? Ginawa mo, ang mas mahalaga po yung nag-uusapan nyo rin. Alis na kami ni Charles. Boys! Boys, you... I just had a talk with the maids. It seems na may bisita ka na naman kagabi. Was it Victor? Eh, ano naman ngayon kung si Victor o kung sino mang bisita? Ba't iba naman personal kung buhay kailangan kong ipaalam sa'yo? Well, sinisiguro ko lang Cassandra. Dahil baka may mga plano ka na hindi ako kasali. That's not good for our partnership. Now that you've mentioned it, hindi pa pala ako nakakabawi sa'yo nung isang araw dahil sa ginawa mo. And what is that? The little stunt you pulled. Yung pagpapahiwatig ka na lola yung tungkol kay Victor. Alam mo bang pinagdududahan na ako ng lola nung makita niya magkasama kami ni Victor dahil sa ginawa mo? Well, I apologize for being careless. I accept your apology. Pero sa susunod, huwag mong hayaan pangunahan ka ng matabil mong dila. Dahil sa susunod, ako na mismo puputol dyan para hindi ka na makapagsalita ng ikasasama nating dalawa. Good day to you, Eleanor. Kain. Talo ka na, Julie. Payat-payat eh. Main ka. Eric. Anak. Po. Bakit tulala ka na naman? Si nanay naman, parang laging bago. Siyempre, iniisip ni Kuya Eric si Ate Ningning. Diba, Kuya? Sana paglaki ko, magka-boyfriend ako tulad ni Kuya Eric. Mahal na mahal si Ani Ningning. Boyfriend. Boyfriend ka dyan. Alam mo na, mangarap ka na ng ibang lalaki. Wag lang yung kuya mo. Loko din yan. Ano man, nisiraan mo naman ako sa mga bata eh. Alam, bakit? Totoo naman ah. Para kantina pa. Kung hindi pa nausukan, hindi magtitino ang lasa. Ang layo naman po, nightmare na ni Kuya Eric sa tinapa. Oo nga po.
Naku. Kayo, ha? Kayo, kumain na lang kayo. Ayan, kukulit kasi. Kumain na lang kayo. Nang tumaba kayo. Ayan, oh, sarap ng ulam. Nak. Ano ba yan ang sa isip mo, ha? Wala po na. Iniisip ko lang po kung paano makakatulong kay Maningning, eh. Kasi, pag lalong tumatagal yung hearing, lalo siyang nadidiin. Iniisip ko lang na... Lako, ikaw anak, ha? Huwag na huwag kang makakaisip gumawa ng kalokohan, ha? Baka imbis na makatulong ka kay Maningning, lalo pang bumigat yung kaso niya. Mama, Sigmund. Ano ginagawa niya rito? Hinihintay kita eh. Meron tayong pag-uusapan. Iwan ko na muna kayong mag-ina. Pasensya na kayo, Doña Consuelo, pero hindi ko matatanggap ang alok ninyo. Salamat, Virgie. Virgie, sana. Dito ko pala nagpupunta kapag wala ka sa bahay. Paano niyo po nalaman? Sigmund, I am your mother. Hindi pa ba sapat yan? Alam mo, masama itong ginagawa mo. Sinusubukan mo balikan ang nakaraan na matagal na lumipas. Ma, muntay pinabaya ko sa inyo ang buhay ko. Ngayon po'y hindi na. Naiintindihan kong pinanggagalingan mo, anak. Pero what you're doing is wrong. Kasal ka kay Eleanor. Think of the consequences. Kapag nalaman ni Eleanor na sinusuyo mo si Virgie. Mama, hindi po ito malalaman ni Eleanor. Isa pa, hindi ko sinusuyo si Virgie. Really? Your eyes tells me otherwise. Mga paniwalaan niyo na kung ano gusto niyong paniwalaan. Iisa lang po ang dahilan kung bakit ako pumupunta rito. Yun ay dahil gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko noon. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin po ako pinapatahimik na kutsesya ko sa ginawa ko kay Virgil. Diyos ko, kung sa pag-aaral niya, tinuturuan ba kay ni Kuya Eric niyo? Ay, naku, Ate Ningning. Minsan pa nga kami nagtuturo kay Kuya Eric eh. Ano ka? Sinasabi mo naman bobo si Kuya Eric. Naku. Ano, masaya ka na? Oo naman, grabe na. Miss ko itong mga batang to eh. Ate Ningning, kaan ka natutulog sa kulungan? Di ba masikip? Oo, pero syempre nakapikit ako, di ba? Ate Ningning! Kailan ka uwi sa atin? Naminis na namin pagluluto mo sa amin eh. Pa nga alam eh. Pwede ba tayo mag-usap doon? Oo, tara. Doon tayo. Natang tayo. Halika. Ba't ba nahuhulog yung pantalon mo? Brian. Pinuntahan ka dito nung mag-ina? Sigmund, tsaka sa Doña Consuelo. Oo, nagulat nga ako eh. Nag-abot pa. Kaya mamamani ka na sa'yo yun? Yetche ka. Kung wala kang sasabing matino, ito mahimik ka. Ah, nga pala. Pinuntahan ko kanina si Maningning. Mukhang mabigat yung dinadala niya. Baka hindi kayaan ng bata. Kaya nga eh. Sobra na nga pag-aalala ko sa batang yun eh. Naaawa ako. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko o kung ano ba ang dapat kong gawin. Sumabay pa itong kapatid. Nagbibigay pa ng problema sa akin yung buwisit na kapatid na yon. Ano, si Habagat ba yung tinutukoy mo? Hindi. Yung kapatid niya dun kay Sigmund. Yung Cassandra. Na-relax ka ba sa massage, baby? Oo naman. Nawala yung sakit ng ulo ko na binigay ng kapatid mo. Konting tiis na lang at mawawala na rin yung sa buhay natin.
Mukhang abot tenga ang ngiti mo, attorney. Special personal service ba ang binigay ni Cassandra sa'yo? Saan ang lagay mo maningning? Ito, wala pa rin namang pinagbago mang hari. Nakakulong pa rin ang dahil sa inyo. Kasi bigla yata kayo tumahimik. Pinubulabog na ba kayo ng konsensya ninyo? Alam mo maningning, taglid yung lagay ng kaso. Posibleng makulong ka. Pero kaya kitang itakas dito. Bigyan mo lang ako ng go signal. Ikilos ako agad-agad. Nagsisiraan na ba kayo ng bait, mga? Bakit naman ako tatakas dito? E di parang inamin ko na rin na akong pumatay sa kapatid ko. At saka hindi ho ba, kapag tumakas ako at nahuli ako, mas bibigat ang kaso ko? Maniling malaki atraso ko sa'yo. Gusto kong makabawi. At saka pag nakulong ka, paano mahanap yung pumatay sa kakambal? Siyempre, mahihirapan kang kumilos lang. Maniling ito yung tanging paraan. Don't be too shocked, Attorney Abad. Or should I call you Victor? Matagal ko nang alam ang relasyon niyo ng stepdaughter ko. Hindi mo nabanggit sa akin na alam pala ni Ellen. I'm sorry, baby. Pero she had to know. Siya lang kakampi ko sa bahay na yun. And kung sasabihin ko sa'yo, baka maapektuhan yung pagpapanggap mo pag nagkikita kayo. You are really something else, Cassandra. Imagine, pag sinungaling ka sa boyfriend mo. Keeping the truth is different from lying, Eleanor. Alam mo yan. Cassandra, I have to go. Kailangan ko pang puntahan si Maningning sa kulungan. Magandang umaga sa'yo, Ellen. Bye, Victor. Alam mo, Eleanor, parang kang kabuti. What kind of a foolish notion is that? Eh kasi, wala lang. Nasabi ko lang dahil masulpot-sulpot ka kung saan-saan. Kung gusto mong magpamasahe, just go to the reception area. Busy ako. Huwag sa titistigo ang katulong niya, Maningning. Hindi maganda to. Sinubukan kong suppress ang testimony niya pero hindi tayo pinanigan ng judge. Maningning, sinasabi ko sa'yo, huling hibla na to. Pag hindi tayo makalusod, maaaring susunod ay ang hatol mo. At natatakot ako, nangangamba ako sa maaaring kalabasan nito. Pero di ba may appeal pa naman? Hindi ibig sabihin na kapag sinintensyahan na ako, wala na tayong magagawa pa, di ba? Oo nga. Pero buwan ang binibilang ng appeal. Minsan umaabot pa ng taon. Alam mo, Maningning, hindi lang tayo titigilan ng prosecution. Pwede pa itong umabot sa Korte Suprema. At kapag nakulong ka, maaaring hindi na natin mahanap ang tunay na pumatay sa kapatid. So, tomorrow is the day of all days. Hindi ba, Attorney Abad? Yes, Mrs. Pere. Mabuti nga ho't na ipabaliktad niyo ang katulong nila Maningning. She will further establish Maningning's motive for killing her sister. So, malamang eh, bukas, maipapatalo natin ang kaso. That is very good, Attorney. Rosa, see you have company. Talaga bang mapapagkatiwala natin? But of course, Maring Mayor. After all, he is the attorney of Maningning. Maring Mayor, may I introduce to you the famous Attorney Victor Abad. Oh, so you're the famous lawyer of Maningning. Ano ngayong nagkaharapan na tayo, parang you look familiar. Have we met before? Thank you.
Akala ko, nakasamba lang ito kasi buti naman yun. Ganda naman pala talaga yung lahi niya. Ikaw si Cassandra, hindi ba? Ano bang problema? Kanina ka patahimik dyan. Eric. Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko sa'yo. Pero nakapag-desisyon na kasi ako. Tatakas ako dito.